akan senang kali tentang Pasco oleh Christmas melihat besar ibu seimbu anak ibu yang tetapi anak kali sekelas mas oleh sang Pasco ibu anak atau senang kali terlebih. Welcome to our online Sambang Gabi. We gladly invite you to join us every night at 7 p.m. here in our official Chivas FM YouTube channel. This will run from December 15 to 23 as we celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. John 1:14 says, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So arise, shine, for the light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. Glory to our King. Hallelujah."
na muli kami ang mga kapanambahan, mga kaawit ng mga abuting papuri para sa iyo lamang, mga Diyos. Hallelujah. Salamat po sa Sambang Gabi na kung saan kami ay makakapagpahayag na inyong mga kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Panginoon, tumutulog kami sa iyong harapan, magpapakumbaba at humingi ng kapatawahan sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala ng aming nagawa. Ano mga karumihan na nakikita mo sa amin, linisin mo kami, Panginoon, na iyong banal na dito. Manawarin mo kami sa lahat ng karumihan na iyon. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkakasala ng aming nagawa. Tulungan mo kami na makadulog sa trono ng biyaya, makapagpuri, makapagpasalamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Hallelujah. Salamat po sa kapatawaran mo sa amin. Panginoon, sa iyo na nilalapit ang aming gawain sa gabi ito. Sa iyong mga anak na mahumuna sa pag-aawitan, pagtugtog at pagsayaw, kailangan ko po, O Diyos, na patuloy na pangunan mo sa kanilang buhay. Ang mga talentong pinagkakatiwala mo sa kanila ay patuloy na magamit para sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa mga patutong aking marinig. Salamat po sa pagpapala sa iyong anak. Patunayan na ikaw ay buhay sa buhay niya, Panginoon. Makapangyarihan ang kumikilos, ano man yung sitwasyon ng buhay. Ikaw umataas at mapuri sa patutong aming marinig at maging kalakasan ng aming buhay pa na nang wala tayo ang patutong ito. Salamat po, O Lord, lalo na sa mensaheng aming marinig mula sa iyong lingkod. Ikaw po ang patuloy na mamuna, ang makikinig at patuloy na maging bukas ang isip, ang puso, hindi lang ang marinig, kundi maipamuhay namin, O Lord, ang mensaheng ito. Papahayag sa gabi ito. Ito ay makakapagbigay sa amin ang kalakasan ng aming pananampalataya, pagsasaway, pagtuturo, Panginoon, upang kami ay patuloy na mamunay ng ayon sa iyong katiginan at kabataan. Tago mo pa sa iyong likuran ang iyong lingkod at patuloy na pamunahan mo siya upang mahayag sa amin ang mensaheng nais mong iparating mo. Salamat po, O Lord, sa gawain ito. Ikaw lamang ang mapuri at mataas. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri at masasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Jesus for saving us from all our sins. Hallelujah. Let's give praise to our Lord. Thank you.
Panginoon. Patuloy po natin alalahanin ang kanyang kabutihan sa bawat sa atin. Tunay nga po na He is our King of Kings and Lord of Lords. And all things na nangyayari po sa ating buhay, pwede po natin ipagkatiwala sa ating Panginoon. We find peace, joy sa ating feeling ng ating Panginoon. And indeed, deserve po ng ating Panginoon ang kanyang mga anak na magpuri sa kanya sa Espiritu at katotohanan. So tonight, let's focus our hearts. Let's worship the Lord in spirit and truth. He is our Father. He is our Savior. He is our friend. He is our God. Yes, Lord, we thank you for your goodness, God. We thank you for saving us, for loving us, O Lord. Thank you for Jesus. Thank you for your Son, Jesus Christ. We give all to you, Lord. We give our hearts, our worship to you, Jesus. Glory to you, Lord Jesus. Glory to the King of Kings. He is thank you.
Oh,
Magandang gabi po sa ating mga kapatid mula sa Marikina, Louisiana at maging sa Sariaya. At dumako na naman po tayo sa isang gabi ng pagpupuri, pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon nga po, kasama natin si Ate Exal. Siya po ay isang church leader dito sa Sariaya at siya rin po ang humahawak ng kaperahan ng aming church. Siya po ang treasurer ng JFM Sariaya. Hello po Ate Exal, kumusta naman po kayo? Okay naman, Joyce. Hello, mga kapatiran sa Jewels. Nagagalak ako na nandito po muli ako sa inyong
harapan para ipatotoo ang aking testimony para kung paano ko nakilala ang Panginoon. Amen. Yun po, nakakagalak nga po pag may mga gantong pagkakataon na talagang yung testimony natin na ipapahayag natin para ma-encourage din po yung mga iba nating kapatiran. At in light of that, Ate Excel, tanungin ko na rin po kayo, paano po ba kayo nakakilala sa ating Panginoon? Sino po ba yung ginamit ng Lord para makilala niyo po siya sa kanyang buhay? Kasi tanda ko noon, bata pa lang ako talaga, may nag-invite na sa akin sa church. Baptist yun, dito sa Sariaya, Quezon. 7 years old pa lang ako noon, 7, 8, ganyan. Pero hindi pa ako naging born again doon kasi katoliko pa lang din ako. Tapos noon, matagal na panahon, tapos nakapunta ako ng ibang bansa, sa Singapore. Hindi ko akalain ko pala makakilala ang Panginoon sa pamagitan ng isang, yung kasama ko sa room, na meron doon siyang, meron siyang book doon na Purpose Driven Life by Rick Warren. Nakita ko lang na, ano ba itong book na to? Ba't ba lagi itong binabasa? So, nag-interest din ako na basahin din yun. At habang binabasa ko yun, nakita ko na ang buhay natin ay hindi lang para kumain, matulog, magtrabaho. Kasi ang hirap ng trabaho sa Singapore. Kumbaga, talagang naranasan ko rin doon na sabi nga ay nahirapan din, lalo malayo sa pamilya, nalungkot. Pero yung time na yun, nung mabasa ko yung book na yun, yung kay Rick Warren, kay Pastor Rick Warren, talagang naano doon, ako doon nagsimula na naghanap ako sa Panginoon na ano ba talaga yung purpose ng buhay ko dito sa mundo. Tapos yun, nung binabasa ko yun, para bang doon ako nagsimula na makilala ang Panginoon sa aking buhay. Kasi binabasa ko yung buong chapter na yun. At salamat sa Panginoon dahil alam ko siya ang gumawa ng paraan, siya ang kumilo sa buhay ko. Dahil nakita niyo ng panahon na yun na talaga naghahanap din ako. Malungkot, para bang iniisip ko rin na mahirap ang trabaho, malayo sa pamilya, mahirap pala sa ibang bansa. Pero ang nakita ko doon na kahit na malayo ka sa pamilya, nandiyan ang Panginoon para umalalay at gumabay din sa mga tao. Kaya, yun, salamat sa Panginoon. At doon talaga sa panahon na yun, doon ako lubos na nakilala ang lubusan ng Panginoon. Amen. Thank you po, Ate Excel. At napakatagal na rin po palang may nag-invite sa iyo. Sabi mo po, simula bata ka pa lang po. Pero yung pagkilos ng Panginoon, doon po dumating talaga sa point na malayo kayo dito sa bansang Pilipinas, tapos ginamit yung roommate nyo para talaga makilala nyo ang Panginoon, tapos meron pang isang libro na yun po yung talaga nagpalapit sa inyo sa Panginoon. Kaya hindi talaga nalilimitahan ang ating Diyos ng lugar. Kahit saan man tayo naroroon, andun po talaga ang Panginoon. At pag kumilos naman po ang Lord, talagang yung banal na spirito niya, yun yung nag-uudyok sa atin na kilalanin din ang ating Panginoong Jesus. At ano naman po, Ate Excel, yung sa buong buhay pananampalataya po ninyo? Nasabi nyo nga po, simula bata, marami na rin nag-i-invite sa inyo hanggang nag-work po kayo sa Singapore, napalayo sa pamilya, pero napalapit naman po kayo sa ating Panginoong just nung time na yon. Bilang isang mananampalataya naman po, ano naman po yung pinakamahalagang natutunan nyo sa ating Panginoon? Ang natutunan ko sa Panginoon ay lubos na magtiwala sa Kanya, tumapit sa Kanya. Kita ko na mas lalo ko siyang hanap sa buhay ko, na hindi, nakita ko paghiwalay sa Panginoon, wala akong magagawa. Kumbaga ako ay, sabi nga ay, ang isang tao kapag hiwalay sa Panginoon, magulang buhay, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung saan patutungo, pero nakita ko na pag sa Panginoon, makita mo na kailangan na siya yung kakapitan mo sa panahon na ikaw ay nahihirapan, sa panahon na ikaw ay may problema, sa panahon na may pangangailangan, Panginoon talaga ang kakapitan. Kaya pinatutunan ko sa Panginoon na nandiyan siya palagi para sa akin. Hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako babayaan.
Amen. Thank you po rin, Ate Exal. Totoo po yun na talagang pangako po yan sa atin ng Panginoon. Eh. Habang nandito po tayo sa mundo, nararanasan po natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Sabi nga po niya, be still and know that I am God. Kalma lang po tayo. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon at hinding-hindi naman po niya tayo pababayaan. Hinding-hindi po niya tayo pagpupulangin. So, ayun po. Salamat po, Ate Exal, doon sa mga shinier mo. Ngayon naman po, meron po ba kayong words of encouragement na masasabi para sa ating mga nakikinig kung nasaan lang po sila, maaring nandito sa Pilipinas or mayroong mga nasa ibang bansa din, nakatulad po ng situation niya dati. Ano po yung maibibigay niyong encouragement din para po sa kanila? Ang encouragement ko sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hanapin nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Isipin nila na hiwalay sa Panginoon, wala silang magagawa. Lagi silang magtiwala sa Panginoon sa panahon na sila ay, sabi nga ay gulong-gulo ang isip, hindi alam kung saan patutungo. Ang nakita ko, kailangan talaga natin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo hindi natin magagawa ang isang bagay kung tayo sa sarili lang natin. Kasi tayo, may limitasyon tayo. Pero ang Panginoon, lagi nandyan para tayo ay samahan. Nandyan ang Panginoon para tayo ay gabayan. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nakilala ko siya sa aking buhay. Nagpapasalamat ako dahil kung wala siya, siguro wala akong pag-asa. Siguro ang buhay ko pa, ganito na lang. Paulit-ulit lang, araw-araw, ganun lang ginagawa. Pero ang nakita ko sa buhay na ito, kailangan na lagi tayong kumapit sa ating Panginoon. Sa panahon na ito, lalo na ngayon na mahirap ang buhay, sabi nga, ay nagsimula nung tayo magkaroon ng pandemic, marami ang nawalan ng trabaho, marami ang nawalan ng negosyo, marami ang nawalan ng pagkakitaan. Pero ang nakita ko, kapag nasa Panginoon ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Na kapag nasa Panginoon ka, meron kang batong sandigan na alam mo na nandyan para lagi kang tulungan. Kaya salamat sa Panginoon na hindi ako iniwanan ng Panginoon. Kaya kayo din po na nandito nakikinig, lubos niyo pong ibigay ang tiwala sa Panginoon. At nakita niyo po, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At nakita ko rin na encouragement ko rin po na ang susi din po ng pagpapala ay yung pagsunod po sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo hahakbang sa pagsunod sa ating Panginoon, hindi natin hahakbangan yung ating pananampalataya, tayo po ay hindi tayo lalago sa Panginoon, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Ang nakita ko po doon, kailangan talaga tayong humakbang, tayo gawa natin ng kumilos, gumawa para sa Panginoon. And hindi lang tayo tagapakinig, pero dapat tayo rin po ay tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, tinawag niya ako bilang kanyang lingkod. Salamat sa Panginoon dahil nakilala ko po kayo, Jesus Family, na hindi ko akalain na dati akong sabi nga ay Katoliko, pero nakita ko na hindi lang pala sa reliyon ang hindi lang sa relihiyon bumabatay ang pananampalataya ng isang tao, kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon. So, ang encouragement ko pa rin po ay patuloy po natin kilalanin ang ating Panginoon sa ating buhay. Sino po ba siya? Ano ba pwedeng magawa niya sa atin? At ano yung pwede niyang gawin pa sa ating buhay? Kaya salamat sa Panginoon at ako'y nagagalak po na ako po ay muli nakapagpatotoo sa inyong harapan. Talagang nakita ko na ang sarap po maglingkod sa Panginoon. Hindi po lugi ang maglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga, lahat ng ating ginagawa, hindi ito masasayang. Lahat ng ating ginagawa ay kita ng Panginoon. At nalulugod ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga lingkod. At nalulugod ng Panginoon sa mga tao na lugod sa kitiwala sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos na nandito po ako ngayon sa inyong harapan. At patuloy po na pagpalain po ang bawat isa po sa atin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At salamat din po
Ate Joyce na nakagalak sa Panginoon na isa tong isang pagkakataon na tayo ay magkasama, pero kumbaga, di ba, nakatuwa. Kaya salamat sa Panginoon. Sa Diyos po kapulit kapasalamatan. Amen. Salamat po doon at Excel sa words of encouragement mo. At totoo nga po yun kasi nitong pandemic, nakita rin po namin talaga na madami po di ba mga nagsarang business. Pero ang ginawa din po ng Panginoon sa buhay ninyo, nagkaroon po kayo di ba dito ng tindahan din sa Dubaga. At parang tama po ba yung pagkakaalala ko, mas dito pa po bumabenta kaysa po doon sa bayan. So yun talagang, amen. Nakakagalak po talaga na maglingkod sa Panginoon kasi hindi po talaga nawawaglit sa paningin ng ating Panginoon yung mga ginagawa natin. At tuwing pag tayo po'y palaging nakalapit, nakadikit sa ating Panginoon, andun po yung paglago ng ating pananampalataya. At andun din naman yung pagbibigay ng Diyos ng saganang pagpapala na nakikita po talaga natin sa buhay ni Ate Exal. Ayun, maraming salamat po Ate Exal. At salamat din po sa ating mga tagapakinig. Nawa po ay nangusap po ang Panginoon sa inyo sa pamamagitan ng buhay ni Ate Exal. At maraming salamat po muli. God bless po. God bless po. Magandang araw mga kapatid, Chair Matamorosa from Jewel Sariaya. Aking pong kakantahin is Lift Up Your Hands na kailangan po nating ibigay kay Lord lahat and He will give us rest in our lives. Life it's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, you believe someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke will give you its easy, and my burden is light. Come to me and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me. No.
also our heavenly lady. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. God bless us all. Hello mga kapatid, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Dalangin natin na siya ang mungusap sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Ang mensahe po natin ngayong gabi ay about God's glory. Ito po ay matatagpuan sa John 1:12-14. Ito po ang sinasabi. Verse 12, "But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth." Ito pong verse 14 ay siya pong theme ng ating online sambang gabi. A little backgrounder po about John. John was one of the closest disciples and was present for some of the critical moments of Jesus' time on earth. Nakatala po sa banal na kasulatan na si John po ay kasama sa tatlong taong pagmi-ministeryo ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Siya po ay kasama doon sa Transfiguration. Actually po, tatlong apostles lang ang kasama doon. Peter, James, and John. Dito po, pinahayag ng ating Diyos Ama at sinasabi, "This is my only Son na lubos kong kinalulugdan. Siya lang ang iyong pakinggan." Diyan po nakikita po nila dyan ang glory po ng ating Panginoon during that time. Siya din po ay kasama ng ating Panginoong Jesus nung biduhay niya maguli ang Jairus' daughter. At siya po ang kasama ni Jesus nung night before the crucifixion, nung sila po ay nanalangin doon sa Gethsemane. At alam niyo ba, during the crucifixion of Jesus, si John lang po ang only disciple na nandun. At during po the Last Supper, siya po yung apostle na nakahilig kay Jesus. Ibig pong sabihin, sila po ay close with each other. At sinasabi nga po na John is the apostle whom Jesus loved. Napaka-fortunate po ni John. Kasama po siya ng ating Panginoong Jesus sa loob ng tatlong taon. Sila po ay namuhay magkasama, kumakain sama-sama, nag-travel po sila. Na-witness po ni John ang mga miracles na ginagawa ni Jesus. Na pakinggan po niya ang mga teachings ng ating Panginoong Jesus. Na napansin at nakita po nila ang mga scriptures na tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Nakita po ni John mismo ang glory, ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya si John mismo po experienced the eternal, omnipotent, infinite glory of God that was reflected in Christ Jesus. Fortunate po si John. Siya po ay naka-witness sa kaluwalhatian po ng ating Panginoong Jesus. Doon po sa verse 14 na binasa natin kanina, meron pong tatlong biblical truths doon. Ang una po, "The Son of God became man without ceasing to be God." Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao dito sa lupa. Hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya po ay fully God and fully human. In John 1:1, sinasabi po, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So,
The word refers to the God, the Son. So the Word is the Son of God. So di po ba? So nakalagay din sa verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Yan pong sinasabing the Word became flesh, meaning po, si Jesus ay fully God and fully human nung siya po na hindi dito sa sanglibutan. Hindi po siya 50-50, hindi po siya 50% God, 50% human, hindi po. At hindi po siya na nahati. Siya po ay fully God and human. As a human being during the time, na-experience po niya ano ang pagiging tao. May emotions po siya, nagutom siya, napagod siya. Pero ang kanyang mga teachings po ay puno ng biyaya, puno ng kahabagan. Being human, he died a physical death. Namatay po siya, pero hindi po nanatiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli to show victory over death. At nangyayari po ito because he is fully God and fully human dwelling among us, his people. Okay, klaro po. Ang pangalawa po, in Christ Jesus, we see God's glory. Kay Kristo Jesus, nakikita po ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. The revealed glory of the Son of God is spiritual glory. Yun pong glory na sinasabi sa verse 14, hindi po yun ang pangkaraniwang nagniningning, kumikislap-kislap, beauty, hindi po. When in fact, Jesus was not beautiful. Sinasabi nga po ng Isaiah, he had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. So, what? Outward appearance po, hindi po siya maganda. At hindi din po ito ang sinasabi na glory ng Panginoon. Hindi din po ito yung mga nakakita ng miracles. Kasi during po sa ministry ni Jesus sa lupa, ang dami pong naka-witness sa kanyang mga miracles. Pero hindi po na nakita nila ang glory ng Panginoon. Gusto po nga nilang patayin si Jesus eh. The revealed glory is spiritual glory. Ito po ay hindi nakikita sa ating physical eyes, kundi nakikita po ito sa spiritual eyes. Ito po ay ang nasa puso natin. It's not something that we see with the physical eyes, but with the eyes of the heart. Sa time po ng ministry ng ating Panginoong Jesus, the way He speaks, pagkilos, pagmahal, ang pagmamahal niya, ang biyaya niya, ito po yung divine glory na ibig sabihin po nito sa verse 14. Ito po yung sinasabing spiritual glory. Okay po? So, ito po ay nakikita natin sa pamagitan po ng ating mga puso. Then, the revealed glory of the Son of God, full of grace and truth. Alam ho ninyo, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, He could have chosen to become a judge and an executioner. So kung ginawa po niya yon na siya ay judge, siguro lahat po tayo ay mahahatulan. Kasi lahat po tayo ay may kasalanan. At ang sinasabi, lahat na may kasalanan ay parurusahan. Pero hindi po siya pumunta dito as a judge. Siya po ay pumunta dito sa mundo, nagkatawang tao, para ipakita po ang kaluwalhatian at ang biyaya ng ating Panginoon. Actually po, itong biyaya na ito ay very costly. Kasi ito po yung nagdala ng Jesus' death on the cross. Dahil po sa biyaya ng Panginoon sa atin,
Nagkatawang tao ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus. Para po tubusin ang ating mga kasalanan. The Word became flesh so that the death of Jesus would be possible. The cross is where the fullness of grace shone most brightly. Noon pong pinako ang ating Panginoong Hesus sa krus. Doon po sa cross mismo nakikita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Punong-puno ng biyaya po para sa ating lahat. Puspos po ng katotohanan. When Christ died, He was true to Himself because sin was punished. So, sinasabi po ng Panginoon na ang makasalanan dapat parusahan. Yes, naparusahan, pero hindi po tayo ang napaparusahan. Ang napaparusahan po ay ang ating Panginoong Hesus. At ito po ang katotohanan na hindi pwedeng baguhin kailanman, na si Jesus po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Iyan po ang the revealed glory of the Son of God, full of grace and truth. Number 3 po, born again by the gospel. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng Ebanghelyo kay Kristo Jesus. Doon po sa verse 12, sinasabi po, kung sino po yung tatanggap kay Panginoong Jesus, siya po ay may karapatan na magiging anak ng Diyos. Kung tanggapin niya ang Ebanghelyo. At ano po ang Ebanghelyo? 1 Corinthians 15:3-4, sinasabi po. Basahin po natin ha. Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as the first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, he was raised on the third day according to the scriptures. Ito po yung gospel. At ano po yung gospel? Ito po ay good news. Why good news? Because we have salvation in Christ Jesus, na hindi tayo parusahan ng ating mga kasalanan dahil inako na ito ng ating Panginoong Jesus. Bagkos may karoon po tayo ng buhay na walang hanggan. So ito po ang good news, that Christ died for us. Pero hindi po siya nananatiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli, showing that we have eternal life. Kaya sinasabi po sa John 1:12-13, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become the children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, paano po nangyayari itong spiritual na kalagayan? Paano nangyari yung spiritual life sa atin? Verse 13 says, when we are born of God. Ito po yung born again na sinasabi natin. Hindi po tayo babalik doon sa mga tiyan ng ating nanay para ipanganak muli. No, this is spiritual na kapanganakan. At mangyayari po ito pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior. Nananampalataya tayo at tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya tayong magiging children of God. Si Jesus lang po kasi ang sinless man. Siya lang po ang tao na walang kasalanan. Kaya siya lang po ang qualified
para magiging ating perfect Savior ang sacrifice for sin. So iyan po, naliligtas po tayo sa pamamagitan po ng gospel, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Po. Yun pong sa John 1:14 na binasa natin kanina, ito po ang nagpapakita kung gaano po kamahal tayo ng Panginoon. John 1:14 displays the heart of God to draw near to us by assuming our human condition in order that we may know Him and experience salvation through faith in Christ Jesus. Ang sinasabi nga po sa Philippians, Jesus took on the human form, even the form of a servant, and died in a painful and humiliating way on the cross. So, siya po ay nagkatawang tao. Siya po ay servant of all. At namatay po siya ng humiliating. Imagine po ninyo, pinako siya sa krus kasama po ang mga magnanakaw. Masakit po yun. Pero ito po ay kaganapan para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung hindi po ito nangyari, manatili po tayo na makasalanan. Manatili tayo na subject for punishment ng ating Panginoon. So, si Jesus po ang sacrificial lamb para sa ating lahat. Po. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kay Jesucristo lamang po nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang pangatlo po ay naligtas tayo sa Ebanghelyo sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So, ano ang ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? How do we respond to God's great love to us? Meron po akong isi-share sa inyo na apat na A kung paano po tayo mag-respond sa God's love to us. Una po, acknowledge God's love to us. I-acknowledge mo, tanggapin mo na mahal na mahal tayo ng Diyos. Sinabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ito po ay napakasimple. Simple po ang pagkasulat. Kahit hindi po ito ay explain, naintindihan po na dahil sa mahal ng Diyos ang sanlibutan, pinadala niya ang bugtong na anak para hindi po tayo maparusahan, bagkus magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang number one, acknowledge God's love to us. Pangalawa po, admit that we are sinners and we need salvation. Ang sinasabi po, everyone has sinned. Romans 3:23 nagsasabi, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po may kasalanan. Hindi po sinabi dito isa, dalawa. Hindi po. Lahat po ay nagkakasala. And we cannot come. Hindi po natin maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So, ano ang penalty of sin? The penalty of sin is death and separation from God. Romans 6:23 nagsasabi, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, dahil po tayo may kasalanan, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At doomed pa tayo sa punishment. Doon pa tayo sa dagat-dagatang apoy dahil nga sa ating kasalanan. So, we have to admit that. We have to recognize ourselves na sinners tayo at kailangan nating maligtas. Yung sinasabi ng iba na
Wah, hindi naman ako pumapatay. Wah, hindi naman ako nagnanakaw. Lagi naman ako nagsisimba. Hindi po yun. Kahit hindi po yan ginagawa, sinasabi pa rin po ng Biblia na lahat po tayo nagkakasala. Kaya hindi po natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So, meron pong pag-ibig ng Diyos sa atin, pero meron po tayong kasalanan. Sino po ang nagbibridge nito? Sino ang nagiging tulay? Ito po ang pangatlong A. Accept Jesus as your personal Lord and Savior. Sabi po sa John 14 kanina, salvation came only through the begotten Son of the Father, the unique God-man full of grace and truth. At si Jesus mismo po ang nagsasabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong iba, mga kapatid. Si Jesus lamang ang padaan, ang paraan. Iyan po ang provision ng Panginoon sa atin. Iyan po ang biyaya ng Panginoon. Iyan po yung amazing grace ng Panginoon sa atin. Meron pa akong isang illustration sa inyo, mga kapatid. Ikaw ay kasama sa lumubog na barko at ikaw po ay nasa gitna ng dagat. Kakaway-kaway ka doon kasi hindi ka marunong lumagoy. Din may isa pong mangingisda nakakita sa'yo. Hinagisan kayo ng life jacket. Sabi ng mangingisda, kumapit ka dyan sa life jacket para ka maligtas, para ka masave. At hindi ka malunod. Kung ano po ang desisyon nung lalaki na yon na nalulunod na, iyan po ang magdetermine ng kanyang faith. So, kung pukunin po niya, kakapit siya doon sa life jacket, siya po ay makakalangoy papunta doon sa bangka ng mangingisda at siya po ay maliligtas. Pero kung hindi po niya tatanggapin yun, well, alam na natin, syempre, sigurado malulunod siya. So, it needs a decision. A decision to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Para din yung life jacket. Ang analogy po, life jacket. Si Jesus yung life jacket na pinadala ng Ama. At sinasabi, tanggapin mo ito para ka maligtas. Pero ang decision po para maligtas tayo ay nasa atin po. Iyan po yung kailangan nating desisyonan sa buhay. Panginoon po ay sobrang nagmamahal sa atin. Amazing po ang kanyang biyaya. We do not deserve, pero mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Accept Him through faith. Sa pananampalataya lang po, tayo maliligtas. Sabi po sa Ephesians 2, 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works so that no one may boast. Yung pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus ay pananampalataya po yan. At iyan ay gift ng Panginoon sa atin. Gift? Ano ba gift? Libre. Walang bayan. Tanggapin lang natin si Jesus as our Lord and Savior at wala nang kabayaran niya, walang bayad. Gift niya eh. Dahil nga po iyan ay gift dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Dahil mahal niya tayo at tinanggap natin yung gift na ito, ang ating Panginoong Jesus, makakaabot po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ayaw nyo ba yun? Nasa iyo po ang desisyon. Pero yan po,
Klaro po yan sa Ephesians 2:8 and 9 na gift po ang salvation natin. At ito ay sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Jesus. Because He is the only way. Sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Hindi po sinasabing I am one of the ways. Hindi po. Absolute po yan. Jesus is the only way. Okay po. So, what we need to do? Accept Jesus as our Lord and Savior. Pang-apat po, abide and obey Jesus with the rest of your life. Ito po, babasahin kong verses. Si Panginoong Jesus po ang talagang nagsasabi nito. John 14:21 says, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Nakakaiyak po, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus na kung susundin po natin ang kanyang mga utos, mamahalin tayo niya, mamahalin tayo ng Ama, at may pakita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. John 5:24, it says, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So, klaro po, kung mananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi na po tayo hahatulan. At we will pass from death to life. Of course, magkaroon tayo ng physical death, pero hindi po yung eternal death. Because instead of eternal death, we have eternal life in Christ Jesus. So, i-summarize ko lang po, ano po yung apat na A na gagawin natin in response to God's love for us. Acknowledge God's love for us. Admit that we are sinners and that we need salvation. Pangatlo po, accept Jesus as your personal Lord and Savior. At pang-apat, abide and obey Jesus with the rest of your life. That's so easy because salvation is a free gift from God dahil sa biyaya niya sa ating lahat, mga kapatid. So, ano pa inaantayin nyo? Accept Jesus as your personal Lord and Savior for you to become a child of God. For you to experience the love and grace of God in your life and have eternal life in heaven. So kung meron pa po dito sa inyo na nakapakinig ngayon na hindi pa po tinanggap ang ating Panginoong Jesus as Lord and Savior, ini-encourage ko po kayo na tanggapin siya as your Lord and Savior. Kahit saan po kayo ngayon, the Lord is knocking in your hearts. Papasukin po ninyo siya sa inyong mga buhay. So kung nakapag-decide po kayo na tanggapin ang ating Panginoong Jesus as your Lord and Savior, sundan po ninyo itong simpleng panalangin. Okay po? So manalangin po tayo. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, na minahal mo kami, that you sent your Son to the world to save us from our sins. Salamat, Panginoon, na ganun ang biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, na minahal mo kami, lalo na po ako, Panginoon. In-acknowledge ko po, Panginoon, ang iyong pag-ibig na ito. Ina-admit ko po na ako po ay makasalanan. Ngayon po, Panginoon, nagsisi po ako sa aking mga kasalanan at tinanggap ko po ang ating Panginoong Jesus as Lord and Savior of my life. Tinanggap ko po
na siya po ay namatay dahil sa aking kasalanan. Tinanggap ko po na nung siya ay inilibing, kasamang nailibing ang aking mga kasalanan. At nung mabuhay siya maguli, ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. We have victory over death, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Jesus. So, ngayon po, Lord, sa aking puso, tinanggap ko po siya as my Lord and Savior. At mula ngayon, Panginoon, mamumuhay ako ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong katwiran, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Thank you so much, Father. In Jesus' name, Amen. 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 So iyan po mga kapatid ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya. To God be the glory po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat mga kapatid once again for joining us sa ating gawain ito ng online Sambang Gabi. And once again, join us together muli sa mga susunod pang mga pagdaraos po natin ng sunod-sunod na Sambang Gabi. Patuloy nating i-enjoy ang presence ng Diyos sa pamamagitan po ng gawain ito. And let's be blessed sa pamamagitan po ng iba't ibang bahagi ng programa na inihanda po ng ating iglesia para po sa natatanging gawain na ito. Purihin po ang Diyos. Kaya muli po bukas hanggang sa mga susunod pa po mga araw ay samahan niyo po kami muli. And let's celebrate God's gift of His presence for us. The glory has come. Salamat po. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Purihin po ang Panginoon.